Amen. All right, Ted, alam mo, sa mga news na kumakalat, mga kung ano-ano mga nakukuha nating mga balita about corruption and all. Alam mo, Ted, at the end of the day, it's all about acquiring wealth, siguro, power, yes. Pero Ted, there are many ways kumita naman eh. Okay? Kaya lang iba, gusto na mabilisan kahit sa maling pamamaraan. Okay, biruin mo yung toxilism, kung ano man yun. I mean, bebenta mo ng ilang daang beses na porsyento ang kita mo, di ba? Pero Ted, I have a suggestion. Ito, sure and godly way to be blessed financially. Sabi sa Proverbs 3 verses 9 to 10, dalawa to Ted. Sabi, honor the Lord with your wealth. Okay? Saka daw sa first fruit of all your crops. So kung modern day, yung naging blessing mo, yung kinita mo, whatever, yung first fruit of all your crops. And then, ang promise is this, then your barns will be filled to overflowing. Yung daw kamalig mo, as in aapaw sa daming blessing, and then your vats will brim over with new wine. Yung sisidlan daw ng wine during those times ay mag-overflow. Ibig sabihin lang yan, yung sisidlan mo ng blessing, yung bank account mo, yung GCash mo, grabe, daming balance, okay? Pero dapat, mayroon mo tayong dapat gawin. Kasi gusto natin yung promise na mag-overflow, pero may premise, meron po tayong dapat gawin, and that is to honor the Lord with the blessing we receive. Napanood ko si Heidi Lynn Diaz, Ted, in-interview siya one time, sabi, ano gagawin mo dyan sa cash incentive mo, na alam naman nating million-million? Ang sagot niya, i-honor ko si God sa pamamagitan ng pagbibigay ng tithes sa simbahan niya kung saan man siya umaattend. Ted, ano ba ibig sabihin ng honoring God? Well, number one, it's an acknowledgement na galing kay Lord ang lahat ng blessing natin. So, hindi ka gagawa ng sindikato, ng may house siya o illegal kasi hindi galing kay Lord yon. Galing sa pamamaraan mo yon dahil diniskartehan mo. Ang galing kay Lord ay legal na pamamaraan, may hard work na involved, at alam mong kaya mong humarap sa tao at sa mga anak mo na malinis na pamamaraan to. So, that's number one. Ina-acknowledge mo, Lord, ultimately, ikaw ang aking provider. Sa'yo galing. Hindi sa talento ko, hindi sa diploma ko, hindi sa connection ko. Ultimately, sa'yo. That's why it produces humility and heart of gratitude. Number two, an understanding na tayo ay merely stewards, tagapangasiwa lamang ng kanyang blessing. Ibig sabihin, iingatan po natin ang blessing na pinagkatiwala sa atin. That's why a little portion we give back to God, yung natira, gagastusin din po natin sa maayos na pamamaraan. Hindi yung nagbigay ka kay Lord, yun natira. Okay na, waldasin na to. Kung saan mo gagamitin na kawalwalan at kung ano-anong mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Yun lang po. When you say you want to honor God, ina-acknowledge mo lang, Lord, sa'yo galing to. And it will produce in you humility, hindi pride. Matatakot ka kung may legal, Lord, mali yung ginawa ko. I'm sorry, hindi ko na ulitin. So, an acknowledgement, Lord, sa'yo galing. Number two, Lord, ito yung portion mo at yun natira sa akin. I'm gonna be a good steward of that blessing. That's what it meant to say, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops, then we will have overflowing blessing. Manalangin po tayo. Panginoon, alam namin na mahirap sa mga panahon na to ang makahanap ng blessing, financially speaking. Lord, sa daming mga kababayan namin na wala ng trabaho, naghihikahos, Lord, tulungan niyo po sila na una-una tumawag sa iyo. Huwag mag-resort sa mga maling pamamaraan para kumita. At Lord, yung mga tao rin, Lord, who are in power and who wants to use their power and leverage, Lord God, para kumita kahit sa illegal na pamamaraan. Lord, ipuin niyo po yung mga puso nila. Kung sino man po, Panginoon, whether sa gobyerno or sa kumpanya, kung saan man, Lord, industriya, na meron silang opportunity gumawa ng illegal na pamamaraan, nag-overprice ng mga gamot sa mga pagkakataon na to. Lord, ipuin mo yung puso nila na mag-ibabaw, Lord, yung takot sa iyo. Dahil, Lord, pag may takot sa Diyos, gagawin nilang tama ang kanilang pamamaraan kung paano kumita. At Panginoon, i-acknowledge namin na ultimately, you are our source of blessing. At Panginoon, sa mga may nare-receive naman ng konting blessing, Lord, may we learn how to give back to you. Kahit ano man pong relihiyon, paniniwala, parte sila, Lord, it's just a matter of giving back to you. Dahil it's an acknowledgement na ikaw ultimately ang nag-provide. That's why I'm giving back to you. Salamat po sa pagkakataon na to. You're gonna bless each and every one of us so that we can become a blessing as well. In Jesus' name, amen. Amen. Lord, muli po salamat for giving us Pastor Jeff sa aming pong programa.
sa kanya pong panahon ay ginugugol po sa amin pong programa. Lord, pagpalaan niyo po si Pastor Jeff, ang kanyang pamilya at ang kanilang simbahan. At i-bless niyo po lahat ng lingkod ng simbahan, anumang pong sekta, ang kanilang kinabibilangan sa mga nakikinig po ngayon sa aming programa. Salamat po sa kanilang pagpapagal para po ipakalat ang inyong magandang salita. Lord, i-bless niyo po ang aming bayan. I-bless niyo po ang aming bayan. Pagpalaan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng mga totoong leader. Mahal na Panginoon, we say, we pray, and we beg for you to hear our prayers, Lord. Pakinggan niyo po ang inyong mga anak. In Jesus' name, Amen.